So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, nandito na tayo sa pinakamalupit na part ng pagka-Mongoloid sa the biggest Mongoloid sa buong Pilipinas na si Frank Miano kasama ng kanyang mga abubot tulad ni Carl Vicente, Justin C., at yung tomboy na si Crystalline May Rivera, the legendary Mike Eater. Ito mga kahombre ko ha, gusto ko isa-isahin natin, i-breakdown natin ang kanilang mga pagkakatanga. Ito yung mga biggest scam sa ating bansang Pilipinas. And ako ay umabot na sa part 5 kasi talagang palala po ito ng palala. And hoping na talagang nasubaybayan at makita ang mga episodes na ginawa ko ng ating gobyerno. This is a very good help para sa mga tao na nag-iisip pa po na maniwala sa mga kahambugan katarantaduhan ng taong itong si Franklin Miano. Umpisa tayo, simulan natin ang kanilang MSB 2.5 ko no, or 2.0 ba yan? Na ngayon ay 3.0 na. Tangina. Eto po yung kanilang awarding session. Isipin nyo mga kahubre ko ha. Meron silang graduation, tawag nila sa kay Frank na nagtuturo sa kanya, teacher, coach Frank, graduation, tuition. Tapos ayaw niya sa school, pero ginagamit niya yung terminology sa school. Tarantado talaga itong ayaw na doon palang alam mo na scam na. Now, ang mga naka-highlight mga boss na nanalo ng MSB Award. Wow! MSB Award! Wow! What a great scam name! So, ang nanalo ay si Carl Vicente, aka Bukbok, aka ang taong Tigyawat. Pangalawa, Justin C. Bobo. Yung tolongges na nagparinig kay MG na walang nangyari sa kanyang video kundi total bash. Justin C. SpongeBob ang tawag ko dito. Kasi sponge siya eh. Talagang kuha lang siya ng kuha ng negativity for the God, Lord Frank. Kasi bayad ang hayop na to. Literal man, isang tao mga kahombra ko ha, na tinira yung tumitira kay Frank. Hulaan nyo, hindi para sa kanya, hindi dahil sa pinagtatanggol niya, dahil sa agustuhan niya. Tinira niya si MG dahil bayad siya ni Lord Frank. And knowing Frank, he's a cheap motherfucker. Hindi nga niya kaya magbayad ng ayos sa editor niya eh. So mga kahomre ko, what do you freaking expect? To an 8-digit earner man, kundi is... Eto, si Crystalline May Rivera, the tomb girl. Kasi ang weird niya, mga kahombre ko. Sabi niya, kung wala si Coach Frank, eto, etong taong nasa tabi ko, kung wala to, wala ako dito. Nasaan ka na ba ngayon? You're in the same fucking situation as you were before you even went to that fucking situation. Ganyan ka pa rin. Nothing has changed. Alam mo yon? You're the same old shit of yourself. So, do not fool yourself. Tandaan nyo to, in life, there are no such fucking shortcuts. In life, you need to hustle hard to gain. Hindi po magwo-work ito mga bullshit na networking type nyo, pyramiding bullshit nyo, kasi yung mga nasa taas lang nito ang naangat dahil sila nga po ang nagre-recruit. Pero yung mga stupidong na-recruit, ayan yung mga bobong taong nagwe-waste ng time. Kasi hindi totoo yung finid sa utak nyo ni Frank Miano, mga boss. Kayong tatlong itlog kayong mga putang ina nyo, isipin nyo to, you are wasting the best years of your life para sa putang inang si Franklin Miano. Tandaan nyo yan. Because you are wasting your time na instead na ikaw ay nag-aral, nagwe-waste ka at pinagtatanggol mo si Franklin Miano. Naniniwala ka sa mga stupid beliefs niya? And naniniwala ka na you are already earning 7 digits, but you actually ain't.
Yang mga ganyang itsura, hindi posible. Yang mga ganyang movement, hindi totoo na you are earning 7 digits, man. Because if you really are, wala ka na sa ganyang position. Alam ko yan because ako ay totoong 7-digit earner. And I am not in that position. Hindi dahil sa iba naman trabaho mo, MG, hindi eh. Kapag once you earn that much money, mag-iisip ka eh. If you already scammed before, hindi ka namang i-scam. Kasi isa-safe mo na yung sarili mo. Sigurado naman sa 7 digits, something else will happen good in your life. Because you know na ito ay isang malaking scam na finu-fool mo mga tao, but finu-fool mo lalo na yung sarili mo. Kaya nga ito, si Bukbok, imagine niyo to mga kahombre ko. Mukhang dead na ata ang kanyang ina. Sabi niya pa dun sa interview sa kanya sa stage, "Mama, nasan ka? Kung nakikita mo man ako, wala man akong diploma pero meron ako nito." See? Nito. In short, hindi rin niya alam kung anong tawag sa putang inang award na yon. Kasi if you go to school, "Ma, eto, may diploma ako." Everybody knows what's that. Eh siya, nito. Kasi meron ako nito. Ibig sabihin, putang ina mo, ni hindi mo rin alam kung ano to. Ano yan? Ano to? Hawak mo, hayop ka. Tag-ina mo ka, di ba? Huli-huli kayo, man. Straight. Now, Frank claims that he doesn't earn 7 digits a month, but he earns 8 digits a month. Na-hit mo na yung 7 to 8 figures a month. Una-una sa lahat, 8 figures a month lang. Wala 7. Ay! Do you believe in this, mga kahombre ko? Na yung estilo ni Frank ay kumikita ng 10 million pesos per month or more? 8 digits, mga boss. Actually, mga kahombre ko, nakakatawa to si Frank. Isipin nyo, hindi daw 7 digits ang kinikita niya, kundi 8 digits. Ang 8 digits, mga kahombre ko, ay 10 million and above. Do you believe in that? Na etong estilo ni Frank, na peke ang relo, wala siyang negosyo kahit isa. Tapos ito pang MSB Academy niya kuno ay peke, obviously. Hindi po totoo yung MSB Academy na yan. Uulitin ko, hindi pala DepEd, mga kaombre ko, kundi CHED. Definitely, hindi aprobado ng CHED yung mga kabulastugan niya na yan, na online na yan. At nagtatanong din ako, BIR Philippines, kasi ako sobrang kapal ng binabayaran ko eh. Bakit ganon, BIR Philippines? Bakit hindi nyo i-check itong Franklin Miano kung totoo ba to? Oh, sinasabi niya, oh, 8 digits daw ang kinikita niya. Bakit hindi nyo i-check to? Sige, vloggers kami, kung maka-check kayo, sagad hanggang buto, di ba? Dapat ito i-check nyo. Kasi yan, oh, self-proclaimed na siya. Kami kasi, pinapakita lang namin, vlogger kami, ganito ganyan. Pero ito, dapat i-check nyo. Gets nyo? Papaano po magiging legal ang MSB Academy? Unang-una sa lahat, kapag hindi ka CHED approved, hindi mo pwedeng gamitin ang Academy na word sa DTI mo. Legit yan. Hindi yan pwede, mga kahombre ko. Pangalan palang scam na. Nag-research ako, MSB Academy doesn't exist. Mag-ingat ang lahat, mga kahombre ko, kasi ito ay biggest scam of them all. Delikado to, mga kahombre ko. Now, dito na tayo sa Franklin Miano's scam. Na video na kumakalat dito sa TikTok ngayon, no? This is quite nice. Good issue to. Sabi ng isang babae, mga kahombre ko, ito daw si Franklin Miano ay scam. Kasi meron daw tong mga editor, kasi ang target talaga ni Frank, mga kahombre ko, ay mga editor. Kasi he needs to sell online. Ganyan kasi yung mga networker. So yung mga magagaling po na editor sa buong internet, kailangan makuha niya lahat yan. Kasi yan yung kanyang way para makapasok siya sa utak niyong lahat at makapambukol siya, okay? Pero syempre dahil mautak siya, magsasabi siya na 5,000 ang kikitain mo. Kaso lang, ang gagawin mo ay 50 or shorts, okay, niya mismo. In short, 100 pesos po yan per reel, okay, per short. Ang gagawin nyo dyan is matatapos nyo po yung 50 reels na yon. Kung hindi nyo siya matatapos, hindi niya ibibigay sa inyo yung 5K. Napaka-cheap mo, multimillionaire! Ito, para lang sa editor ko ha. Ito kasi, ano siya, siya yung pinaka-researcher ko. For him, it's not that possible. Kasi medyo mahirap yon, no? Kunwari, matapos niya 35 videos nung editor niya, no? Yung pinangakuan niya na 5,000, so 100 pesos per video. Hindi ka mababayaran. Kasi hindi mo natapos yung 50 na usapan nyo. Pero, yung 25 or 35 videos na na-edit mo na, ang mangyayari dyan, mga kahombre ko, uploaded niya na yun. Sa palit na ulit. Ayaw na pala sa'yo, look, hindi mo natapos eh. Palit na ako ng editor.
Magaling ka, kupal ka. Isa pa, etong mga ganitong bagay, alam nyo, this is so stupid, man. Kasi doon yung maiisip, sobrang cheap ni Frank. Could you imagine, hindi niya mabayaran yung mga editor para sa ganyang amount of money, which is sobrang liit? What's the point of you, Frank, doing this shit? Ipagyabang ang sarili mo na multimillionaire ka kung hindi mo mabayaran itong maliliit na amount na to. Who do you fool, man? Yourself, right? Tas yung mga nafufool mo, yung mga bobong tao na walang-wala nang ang pera, eh mga ngarap ng gantong kabilis lang ang pera sa mundong ito. Mga putang ina nyo, mga tanga kayo. Kaya sana itong video ko na to makaabot talaga sa inyo. Because man, hindi po possible, kaya i-share nyo itong video na to for them to understand na tang ina, ito pala talaga yung totoo at tama. Ito pa, mga kahombre ko, meron dito na pinapakita na proof kung saan nag-comment ito si Frank. Galit na galit siya. Di nagpapasahod? May proof ka, te? Lapag mo nga. Kasi kaming mga totoong editors niya, ang daming proof na may sahod kami on time. Sasakay ka na lang sa hype, ang pangit pa ng pag-explain mo. Siyempre, naniniwala po ako, mga kahombre ko, na si Frank din yan. Alam niyo yun? Konti lang yan sila, yung pinaka-head nila tong Franklin Miano na to. Yung mga kanyang bata-bata, mga bata niya, kasi mga kahombre ko, ulitin ko ah, itong mga tolongges na to, yung tatlong nanalo kanina, syempre malamang mananalo talaga yan, yan yung lagi nasa podcast ni Frank. Malamang mananalo yung mga putang inang yan. Ano ba naman kayo? Ay, nako. Anyway, mga kahombre ko, dito pa lang sa comment na ito, halat. Solid yung sagot ni Mami, oh, yung content creator sa TikTok. Tulig. Hindi ako naniniwala na Clarence ang pangalan ng hayop na ito, nitong nagamit na account. Sure ako si Frank yan, mga kahombre ko. Swear down si Frank yan. Eto, simula tayo sa isang winner ng MSB Awardee na si Justin C. The Baboy! Tagina, putang ina mo ka. Gago! Nagawa siya ng video kung saan, totoo nga ba ang sinasabi ni MJ na scam? Sabi niya, hindi. Definitely. Hindi niya din nirekta kasi takot din yan sa akin. Pero, medyo in a sarcastic way, kaya pinapalabas niya na tinulungan siya. Justin C, hindi mo na kailangan ipagtanggol si Coach Frank sa akin. Coach Frank is your lord! So, wag mo na yung ipagtanggol. I know for sure na yan ang gagawin mo. But take a look at this, man. Ito, nandito si Coach Frank, ha? Kung gaano karespetado si Coach Frank. Ako si Frank! Maniwala ka sa akin, Justin C. Ako, yung pinaka malaking scammer. Believe in me, tirahin si MG. Kung hindi, mamamayat ka at hindi kita babayaran. Ha? Ikaw na baboy ka. Alam mo, dapat sa'yo mag-ingat ka sa buhay mong pukinang ina ka. Una sa lahat, alam mo yan sa sarili mo na niloloko mo ang sarili mo by stating na kumikita ka ng 7 digits. You know for a fact na hindi ka kumikita kahit 100,000. So how can you say, quite frankly sa mga tao, na kumikita ka ng 7 digits, eh isa ka lang naman na tao-tauhan lang ni Frank. How can you do that, man? At tandaan mo to, kung ikaw ay kumikita ng 7 digits, gusto ko ipakita mo sa aming lahat na nakatira ka talaga sa maayos na bahay. Justin C, malay mo, alam ko kung saan ka nakatira. Malay mo, ilabas ko yung bahay mo. Akala mo ba ako lang ang galit sa inyo? Nako, Justin C. Malay mo, may picture ako na papasok ka na sa bahay mo. Malay mo, ayoko lang ilabas yon kasi I want you to change. I want you to go back to your fucking school and study. Ayoko lang talagang masira ang buhay mo because I know for a fact na na-brainwash ka lang ni Coach Frank. Malay mo, binibigyan lang kita ng chance to get the fuck out of this stupid circle na ginawa nyo nila, Frank, na ikaw yung nasa baba na tolongges ka kung sa gangsta shit na world, ikaw yung stupidong soldier para makuha mo ulit, to take your life back. Malay mo, naaawa ako sa'yo, Justin C.
Kaya hindi ko pa ganun ikaw masyadong sisirain sa vlog na to. Don't fool yourself, man. Don't fool yourself. Eto pa, mga kahombre ko. Ipa-pop up natin dito, pak, i-pause nyo na lang. Sobrang dami po na nagme-message kay MG na na-scam sila and hindi binabalik ang kanilang mga refund. Legit yan. Nakasulat dito, paano kung hindi ako kumita dito? We offer 100% money back guarantee if you didn't earn more than what you paid for. Hindi po totoo. Pahirapan ang refund if not impossible nyo nang makuha. Real talk yan. Now, makikita nyong lahat yung mga post ni Frank sa Facebook niya pagtapos ko siyang i-diss. Puro ganito na. Puro ganito na. Ano nagyari sa'yo, Frank? Lahat yung sinabi mo, simula nung tinira kita na, gagawin mo, di ba? Naglabas ka ng mga titles, ng videos na ilalabas mo. Kahit isa, Frank, wala kang nagawa. Isang video nga against me, kung saan sabi mo magre-react ka sa mga video na ginawa ko sa'yo, wala ka na react. Cause you know it yourself, na hindi mo to kayang sagutin. Because you're fucked. Legit yan, man. Ayan, pahinggan natin, ha. All these open windows, but no fresh air. Frank, wala talaga magiging fresh air. Kasi pagpasok sa putang inang akademya mo, pagpasok scam, paglabas scam pa rin. There's no fresh fucking air. Yung hinihinga ng mga stupido mong estudyante na mga na-brainwash mo, kawawang mga stupidong estudyante, yung binibrit nila sa loob ng putang inang window mo na nakasara. Kasi once pumasok, nakasara na yung pinto, nakasara na yung window. Bullshit. Pagbukas ng window, pagbukas ng pinto, kahit online man yan, paglabas nila, paglog out nila, bullshit pa rin ang buhay nila, Frank. In short, pinatatagal mo lang, pinatutumal mo lang yung kanilang pag-angat sa buhay dahil sa mga pagpapaasa mo sa kanila. And at the same time, Frank, eto pang ginagawa mong hinayupa ka. You are depriving them of study. Naintindihan mo, Frank, kung gaano kakakupal na hinayupa ka. It's not gonna work this way, Frank. Tignan mo, Frank, ikaw na mismo nagsabi, oh. Time is precious. Don't waste it. Ikaw mismo ang nagtuturo sa mga estudyante kuno mo na mag-waste ng time to you. Nagwe-waste sila ng time on fucking you para lang maibsan nila ng mabilis yung kanilang problema. So ikaw mismo ang nag-uudyok sa mga estudyante mo na lokohin ang kanilang mga sarili. So in short, yung oras nila kinakain mo, kawawang mga bata. Kawawa. Life is short, pakabusog lang tayo. Well, hindi mabubusog mga estudyante mo kung sa'yo rin lang maniniwala. Mas lalo silang magugutom, putang ina, real talk yan. Isa pa, eto pa, ang pinakamalala. Homework. Hindi posible, Frank. Kapag work, work. Kapag home, home. Yung work comes a bit farther than home. Because to have a home, you need work. Hindi yan trabaho mo, Frank. Hindi trabaho yan. Panggagancho yan, Frank. Ayan, ang dami pa. You need peace more than people. Reminder, you are the main character. What people see, what... Tangina, karma. This is all for you. Kasi niloloko mo mga tao. Putangina, lahat to para sa'yo. Hayop ka. Eto pa, mga kahombre ko. Meron pa akong ilalabas dito. Tingnan mo to, ah. Nag-post si Frank. When you just dreamed of this kind of income, but now you can reach it. Putang ina mo, Frank! Galing lang sa Google! Ayun o! Reviews Dylan Sigley. Yung pinost mo, galing sa Google! What the fuck, man? Naintindihan nyo ba? Guys, galing sa Google yung pinost ni Frank. Tangina, man. See? Utangina, grabe. Oh, Frank's MSB sale price. Hindi po nag-e-expire yung 3 days. Yung sale nila sa MSB, habang tumatagal ganun at ganun pa rin ang presyo. Kasi wala eh, di ba? Paggagancho siya, tangina. Eto, pinakamalupit. Ina. Finest China, my friend. Pumunta itong Carl Vicente kay Finest China, mga kahombre ko. Most likely, tansya ko, ito ay video editor or video, ano siya, videographer lang pala itong hayop na to. Videographer lang po si putang inang Carl Vicente. Hindi naman sa nilalang ko lang kasi sabi niya nga, multi-millionaire siya, 7-digit earner siya, di ba? So definitely, hindi ko nilalang yung mga videographer. Pero tingnan nyo, mga kahombre ko, para sa kanya na multi-millionaire siya, bakit siya nagbibideographer sa isang sikat na vlogger, di ba? Bakit? Huling-huli siya, mga kahombre ko. Isumo nga, ano, editor, isumo ko. This is fucking Carl! This is Carl! 7-digit
sober ka. Tapos nandiyan ka, you're working your ass off habang kumakain sila Finest China ng Wolfgang. Ikaw nagbibideo ka lang? Dapat kumakain ka kasama nila Finest dyan. Because you are one of them. Diba? Tangina mo. Tangina. 7-digit order. And then, bang! Tarantano ka ba? Tangina mo. Tangina mo. O, mga boss. Huling-huli na. Wala na. Wala na tayo masyado ipapaliwanag. Tapos na laban, mga boss. Now, Carl Vicente's car. Tignan natin mabuti ha. Boss MG, pansinin mo to si Bukbok. Yung nag-interview kay Frank. Di ko alam kung sino yung dalawa na yon, pero sila yung may-ari ng sasakyan na gamit ni Boy Bukbok. Eto, paliwanag. Paliwanag ng researcher ko. This just proves na ang sasakyan na to is hindi kay Frank at hindi kay Carl, but ni Ram. Ewan natin kung sino may-ari. Baka yung dalawa na nasa harap, pero yung kotse hiram talaga. Niloloko po nila ang mga tao, mga kahombre ko. Tangina, hindi ka naman pala 7-digit earner. Di hamak na ikaw ay isa lang na videographer na kumikita ng let's say 20 to 40,000 per month, which is very nice, very good. Kaso lang hindi para sa'yo kasi nga ikaw nga ay multimillionaire. Now you understand kung bakit ganun. Bakit ganito ang ating sistema? Ba't gantong ginagawa at ba't ganito nangyayari? I feel bad. I feel sad. Kita nyo ang dami kong nailabas dito. Putang ina. So yun na yun, mga kahombre ko. Tapos na. So till the next episode, wala good fucking vibes.